malaking tulong para sa Pilipinas ang donasyon ng Amerika na nagkakahalaga ng $500 million para mapalakas ang puwersa ng ating hukbong sandatahan. Yan ang hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Good morning, Diane, at sa inyo dyan lahat sa studio at sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ng Rise and Shine, Pilipinas. Napakalaking halaga nga po talaga ng $500 million. 29.2 billion pesos po yan. At kumpirmado ng yan ay ibibigay ng Amerika sa atin bilang tulong at hindi yan utang, kundi yan ay bigay. Hindi yan babayaran. Yan ay tulong para mapalakas natin ang puwersang sandatahan natin sa Pilipinas. Kasama na ang Philippine Coast Guard, ang laki po ng magiging, ng maabot niyan. Matagal na po nating nireklamo ang estado ng ating armed forces pagdating sa ating infrastructure, sa mga eroplano at barko, sa mga armas ng ating mga sundalo, pati ng kanilang uniform. At napakalayo nang aabutin ito, 29.2 billion ito. So dapat tayong magpasalamat sa Amerika, pagkat pinapatunayan ito, ang kanyang suporta sa atin para mapalakas ang ating puwersa, lalo na may mga panganib na hinaharap ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Pero naandito na naman po tayo, andyan na naman po yung kritisismo mula sa mga inaasahan natin, yung mga progressive na mga puwersa, na di umano ang pagtanggap natin ng tulong sa Amerika ay patunay na tayo subservient sa Amerika, na yumuyuko na naman tayo sa Amerika. Ito lamang ang tanong ko sa mga ganitong klase ang pananaw. Ano ba ang gusto niyong mangyari? Pabayaan na lamang natin ang ating Armed Forces of the Philippines sa ganitong katayuan? Kung hindi tayo aasa sa mga tulong at bigay ng ating mga kaibigan, kailangan tayong mangutang. Pero ayaw din naman ninyong mangutang, sapagkat pag mangutang tayo, ibig sabihin yan, babayaran natin yan. At ang mga taong, mga mamamayan ang mahirapan dyan, kukunin yan siyempre sa ating mga bulsa, sa ating taxpayers. Kung naman mag-appropriate ang gobyerno ng pera, magreklamo naman, sapagkat may mga iba pang problema, katulad ng mga isyong malapit sa bituka ng tao, sa agrikultura, sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng ating mga pananim. Di ba? So, makikita mo na yung mga problema sa baha, yung mga problema, ang daming problema natin na kailangan bigyan ng tugon at kailangan ng pera. At ito na ngayon, ang tulong mula sa Amerika na libre yan. Ngayon, of course, andun yung pangaba na dapat baka yan ay merong mga kondisyon. Gusto kong sabihin sa lahat na ganyan po talaga ang realidad ng international relations. Ganyan ang realidad ng official development assistance. Wala naman pong libre. Ngayon, sasabihin dapat objective tayo, dapat neutral tayo, wala tayong pinapanigan. Kapag tayo umaasa sa Amerika, di ba ka tayo obligado sa Amerika? So anong option? Umasa tayo sa ibang bansa, umasa tayo sa China. So, malinaw na ang kailangan nating isipin ay yung interest ng bayan. Bawat kilos ay meron niyang panganib. Bawat kilos, meron niyang kaakibat na agam-agam at dapat yun ang ating bantayan. Subalit, hindi ibig sabihin ito na yan na ang mangyayari, na masyado ng napaka-negative kaagad ng tingin natin. Ang dapat nating bigyan ng pansin ay ang palakasin ang ating puwersang militar, pati ang Coast Guard. Sabagat ang panganib ay nakaamba. Sabi nga, deterrent strategy ito, deterrence. Pagpalakasin natin ang ating puwersa, mahina tayo. So kailangan palakasin natin ang ating puwersa. Kaya tayo nakikipagkaibigan sa ibang bansa. Pero kung pati ang ating armed forces, mga bago ang gagamitan, bago ang mga barko, bago ang mga eroplano, bago ang mga armas, at trained, well-trained ang ating mga sundalo at ang mga nasa Coast Guard, lalong tumataas ang antas ng ating, kung masasabi natin, gamitin natin word na angas para harapin itong mga nambubuli sa atin. At kung ikaw ay kontra dyan, mag-offer ka ng solusyon na hindi tayo aasa sa ibang bansa o hindi tayo aasa sa utang o hindi tayo gagastos ng pera na magiging dagdag na pasanin ng bayan. So, tanggapin natin ito, bagamat magbantay tayo. Tanggapin natin yan at magpasalamat tayo sa Estados Unidos at sana yung ibang bansa
na kaalyado natin ay magkaroon din ng ganong klase ng assistance sa atin. Kailangan natin yan sapagkat tayo ay nagpapalakas pa ng ating sandatahang lakas. Yan na mga aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.